showbiz fanatics, Joey De Leon nag-post ng isang cryptic post about sa mga tunay na nagaganap ngayon sa Eid Bulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago po natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga True-Blooded Aldab Nation, sa lahat sa mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaantabay at nakasubaybay sa mga videos po natin. So, bigyan ko lang kayo ng konting preview doon po sa ating pong last update or sa ating kaka-upload lang sa ating main channel, sa Darage Channel, kung saan si Alden Richards nga ay lumapag na di umano dito sa Pinas at nahagip kung sino nga ba ang kanyang mga kasama. So, panoorin natin yung watch o yung full videos ng ating pong updates kani-kanina lang sa Darage Channel. At ngayon, let's talk about this one, ano? Dahil habang tumatagal, habang papalapit ng papalapit nga yung pinangakong oras at panahon na kung saan ay magsasalita na at magbibigay ng kompletong detalye ang pamilya Halos-Hos patungkol nga sa issue na kinabibilangan ng Eid Bulaga. Kung saan samot saring mga balita na nga ang lumalabas patungkol sa mga bagay na ito. Isa sa mga naglabas ng kanilang isang write-ups ay ang Billionaire Business, kung saan sinabi nila ng Uncobogable Double Cuts TBJ Eid Bulaga might switch to TV5 to form back-to-back noontime feast with Vice Ganda Showtime. So sinasabi at kinukumpirma nga ng Billionaire write-ups na ito na nagkakaroon nga ng back-to-back ang Showtime at ang Eid Bulaga. Is the noontime show TV landscape about to get a major shake-up? So magkakaroon talaga ng matinding magdadagundong talaga, no? Ito yung term na ginamit po ng bilyonaryo. The comedic trio of Tito Vic and Joey TBJ might be making a move to TV5 and teaming up with Vice Ganda Showtime for a back-to-back noontime extravaganza that could blow the competition out of the water. Matatandaan na isa sa mga major na kakompetensya ng Eid Bulaga na hindi talaga nagpatinag ay ang Eid Showtime na pinamumunaan ni Miss Vice Ganda. So this move comes as a backup plan for TBJ in case they are forced out of Eid Bulaga by the show producer. Tape which was recently taken over by the children of Congressman Romeo Halos-Hos. TBJ has given the Halos-Hos management until April 11. So hanggang April 11 lang po yung binigay na taning ng Eid Bulaga or ng TBJ to consider their offer to settle their dispute over control of tape. Kasi nga po, diba, isa sa mga gustong mangyari nga ng mga Halos-Hos family ay sila na talaga yung mag-take over or magkaroon ng full control doon po sa pamamahala dito po sa noontime show, which is bagay na hindi nagustuhan ng TBJ. Kasi isa sa mga gusto nila mangyari, patalisikin na nga or nag-resign na nga itong si Mr. Tobiera na isa sa mga fillers na tinatawag ng TBJ dito. Also, meron din silang mga hosts na gustong tanggalin at palitan. At isa sa mga pinupuntirin nila ay tanggalin ang TBJ sa Eid Bulaga. Sa bagay na hindi po nagustuhan ng marami dito po sa creative staff dito po ng Eid Bulaga. TBJ has given the Halos-Hos management until April 11 lang. If Docs Breakdown, TBJ maintained that they own that Eid Bulaga brand and can take it to the another TV network including TV5 or Net25 of Iglesia ni Cristo, where TBJ already have some programs. Nakapasok na po itong si Mr. Ang TBJ sa Net25 dahil may kanya-kanya na silang programa doon. Initial negotiation have started with both network, but TV5 appears to be the most appealing option, especially with the possibility of back-to-back programming with Showtime, which used to be Eid Bulaga's bitter rival in the prime lunchtime hours. So, ito nga yung isa sa, kung mangyayari po ito, maiksasakatuparan, talagang kakaiba po ito, diba? Kaya naman ngayong araw, 20 hours ago, ay nag-post si Mr.
JDL or Joey De Leon sa kanyang official Instagram account ng isang cryptic post na meron pong tatlo na microphone, no? Parang mga bagong microphones po ito, at nakalagay ang kanilang mga initial na name na TBJ. So sabi po ng ilan nung sabi ni na meron po siyang caption na nakalagay, "May all our days be good." So which means parang sinasabi po dito ni JDL na meron na silang film decision, na meron ng decision na nangyari, meron ng negosasyon na nangyari, at sinabi niya, nag-wish siya, ang prayer niya na sana mas maging maganda pa yung mga araw na darating, 'di ba? So ano kaya ang ibig sabihin nito para sa lahat, no? This potential transfer to TV5 could also explain that recently friendly interaction between the two shows hosts, Vice Ganda, was thrilled. Kasi kung matatandaan po ninyo, may isang pangyayari po sa Eat Bulaga na binate ni Mr. JDL or Joey De Leon and also ng ibang Dover Cod, si Vice Ganda, patungkol sa kanyang kaarawan na bagay na hindi nila ginagawa, ngayon lang nila ginawa. Kaya nagtaka po yung marami na parang nagkakaroon na nga ng parang common understanding yung dalawa, na dati po talagang nagpaparinigan po yan dati, no? Pero ngayon parang meron na pong tinatawag na harmonious relationship. Kumbaga nagsa-start na sila na magkaroon ng ganong relasyon. Dahil syempre, in the long run, kung possible po talaga na makalipat sila sa TV5, pwede silang maging magkatrabaho, di ba? So dahil po dyan ay if TBJ decide to bring the whole gang onto TV5, this will make the Pangilinan Network the undisputed king in the primetime noontime block from 12 PM to 3 PM and leave Felipe Gozon's GMA with a gaping hole in its programming. So talagang magkakaroon talaga ng grabe yung magiging outcome po nun, dahil back-to-back puro magagaling na mga noontime show yung pinag-uusapan dito. Sabi ng isang followers po ni JDL, ito po yung kanyang sinabi dun po sa post niya, "Kasalanan ng pamilya Halosos sa mga nangyayari ngayon sa Eat Bulaga. Kapag nawala ang TBJ at ang Eat Bulaga sa GMA7, ang sisihin ko ay ang pamilyang Halosos. Wala kayong pakialam sa kanila, sa Eat Bulaga lang kayo may pakialam. Sana mamatay na si Halosos." Oh my God, ganun katindi yung galit ng mga netizen sa mga Halosos family, even though they are not given their chance to speak on their behalf, diba? Hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita patungkol sa issue na to, dahil inaantay nila yung talagang film decision kung ano yung magiging negosasyon na mangyayari. Pero yun nga, nagpost na nga si Mr. JDL ng cryptic post na parang kahit saan sila dalhin, sana mas maging maganda yung kanilang mga araw na darating. So ano kaya ibig sabihin nun, no? Parang tila baga nagkaroon na talaga ng desisyon, at magkakaroon na tayo ng panibagong primetime, noontime show na mapapanood sa TV5 na back-to-back. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers na talaga namang hindi po talaga tumitigil para magbigay ng kanilang mga updates or POV. Sabi naman si Consolacion San Jose, "Ask ko lang, babalik pa ba sila sa si Senator Mr. Halosos or Sir Mr. Halosos? Wag na, may Halosos or Ice lang a stress pool sa fanatics, especially sa seniors. Please pakisagot po." Yeah. So hindi naman po sila umaalis, kaya nga po sila ang magte-take over. Sabi na Ma'am Shililia Dinos, yung post ng Armin sa Vegas, kung matatandaan ninyo si Main at Alden, yan yung car na red, yan yung car na regalo ni Main kay Alden na birthday ni Alden. Hanapin yung mga photos na yan. 2017 yan, nang nasa Vegas si Main at Alden, yung car na red, dinala yan dito sa Pinas na kay Alden yung car na yan. Ayan. So sabi ni Ma'am si Clarice California, Christine Serrano ng USA, "Alden Richards Main forever. True Aldab phenomenal couple. Magkasama. Pansin, wala pa si Alden, wala si Main. Pag wala si Main, wala si Alden Richards. Aldabyo both. Ingat." Ayan. So ito naman po ang POV ni Ma'am si Clarice California patungkol sa last update po natin.
And of course, we still have another comments coming from Miss Marges Lockyao. Sabi niya, Maytorch is real, phenomenal couple, magkasama sina Alden at Maine sa Japan. Thanks admin and God bless. Ayan, salamat din po, Ma'am si Marges Lockyao, sa inyo pong komento at sa lagi pong pagsubaybay at sa lahat po ng mga talaga namang lagi pong nanonood at sumusubaybay sa mga videos po natin. Maraming maraming salamat po. And happy Saturday to all of you. Sana ay talagang nanamnam natin yung tunay na kahulugan ng Holy Week, ano. So, God bless everyone. At huwag niyo pong kalimutang mag-leave ng inyong comments sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.